magsitayo po ang lahat. Bayan ngayon ng puni, sabay-sabay na kumuli, dahil dinako ng Kristo Hari, kaligtasan ng kanyang libi. Sa kanyang kinalulugan, tininig aming panangbitan, habang bayan ng pag-ibig sa kandili niya nananabing. Bayan ngayon nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako kaligtasan ng kanyang libi. Bayan ngayon nagpupuri, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkais ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa pagunita kay San Juan ika-23, Santo Papa. Siya po ang nagsimula ng ikalawang konsilyong Batikano na naglunsad ng reforma sa inang simbahan. Naging bukas ang simbahan sa takbo ng panahon habang nananatiling tapat sa turo ni Jesus. Patuloy po tayong nagdadasal para sa inyong mga intensyon, mga panalangin, mga mensahe para sa pagpapagaling. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan na magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong si Papa San Juan ika-23 ay maging tagapangasiwa sa salita niya at gawa. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, dingapin mo at itaguyod ang iyong sambayanan kaysa ng iyong tagapagpangasiwang pinagkakatiwala ang manungkulan at itaguyod ang pagtahak sa landas patungo sa walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos nangangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob
na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesus Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban ang palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing itong anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit na di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa simula ng panibagong linggo, binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayong nagdarasal para sa ating mga kapatid na kasalukuyang nasa banig ng karamdaman. Sa ating unang pagbasa po, dati po nasa lumang tipan tayo. Ngayon ay pupunta tayo sa bagong tipan. Sa sulat ni San Pablo, magsisimula po tayo ng bagong pag-aaral. Liham ni San Pablo, sulat niya sa mga taga-Roma, unang kabanata, unang mga bersikulo. At
binabati ni San Pablo ang komunidad sa Roma at sinabi niya siya'y pinagpala sapagkat pinili siya maging apostol ng Panginoon bagamat siya'y hindi karapat-dapat. At ang mabuting balita ipapahayag sa komunidad sa Roma sapagkat siya'y tinawag maging apostol sa mga Hintil. Tingnan mo nga naman ang buhay ng tao. Kung sino pa dating taga-usig yung persekutor na mga Kristiyano, ngayon siya'y kabilang nila. At ngayon pumupunta sa mga malayong lugar upang ipalaganap ang kabutihan ni Jesucristo. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, sabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Bakit? Patunayan mo nga, nagmula ka sa langit. Patunayan mo nga na mga ginagawa mo may otorisasyon sa Diyos Ama. Pakita mo mga palatandaan. Talaga naman, kailangan pa bang patunayan ni Jesus? Magpakita ng prueba, magpakita ng ebidensya. Walang ibibigay na palatandaan mula, maliban sa palatandaan ni Jonas. Ano yung palatandaan ni Jonas? Sapagkat si Jonas nasa loob ng tiyan ng dambuhalang isda sa loob ng 3 araw. Gayun din ang anak ng tao pagkatapos na kamatayan niya at sa 3 araw mabubuhay na maguli. At yung mga taga-Ninive, ordinaryong tao lamang si Jonah. Sinabi niya sa mga yun ang imperyong kaharian, makapangyarihan, yun ang kabisera. Sabi ni Jonah, sino ba siya? Magsisi kayo. Nakinig. Ha, nakinig. Yung kanilang mga mararangyang damit, pinagpalit nila sa makakating sako at naglagay ng abo sa ulo. Hindi lamang tao, pati mga hayop. Kaya nga sa araw ng paghuhukom, sila mismo, nakinig sila sa pangangaral ni Jonah. Kaya sila'y sasabihin, sila'y titindig sa katapusan ng mundo at hahatulan. Kami nga nakinig kay Jonah. Kayo, dumating na si Jesus, hindi nyo pa pinakinggan. Mga skeptiko kayo, mga kritiko kayo. Pintas, negatibo tungkol kay Jesus ang tinitingnan ninyo. Ayan. Kaya mas mabigat ang hatol sa kanila. Sabi nga, kay Jonas, nagsisi sila, di hamak na mas panyag, mas dakila kay Jonas ang naririto. Di hamak, di ba? Ang ating santo po ngayon, naabutan ko po ito. Ha? Si Papa San Juan 23, yung ewan ko kung familiar kayo sa 2nd Konsilyong Batikano. Pinag-aralan namin ang mga dokumento sa Ingles, 2nd Vatican Council. At ito, tinipo niya mga pagkatapos ng konsultasyon, ang simbahan may bagong pananaw, bagong paningin kung paano ipapalaganap ang mabuting balita sa kapanahunan ng tao. At si Papa San Juan 23, meron siya encyclical Pacem in Terris. Ibig sabihin, kapayapaan sa daigdig. Yan. Yung simbahan, makahulugan sa mga issue na nangingibabaw sa kasalukuyang panahon. Yan ang advokasya ni Papa San Juan 23. Sa tulong ni Maria, patuloy po tayo magdasal. Ina ng Santo Rosario, mga San Jose, mga si San Juan 23. Nawa po, tayo po, kilalanin natin si Jesus. Magsisi tayo. Huwag na tayong humingi ng ebidensya, prueba, tayo po'y magtiwala, manalig
sa kanyang mga salita. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo at sa pagbabalik loob. Tugon po natin, Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. At inawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubok at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahang ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kanya sa magpakailanman. Iniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain ngayong ginugunita ang iyong mga banal. Umaasa kami na sa iyong pagtangkilik ang kasalukuyan at darating na kasamaan ay aming maiwaksi sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Juan XXIII ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan.
Ang malasakit na maulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisan, Manghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggantipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang ina ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng apostol ni Papa San Juan, 23. San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bye.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagkat puspos nito si Papa San Juan XXIII sa kanyang pagganap ng paglilingkod. Sasambayan mo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga karamdaman. Lingapin mo pang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung kayo narito pa sa daigding maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niyo ay makaming takagalingan ang aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at iyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang makahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyang likha, ibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maaari